greater than the ability of our own prediction. Dayo din ay makapredict, no? Holy Family po. And then, ngayon ding mga araw na ito ay yung buong buwan po may consecration sa Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, and Saint Joseph po. At hinda lang tayo dahil maganda po itong isi-share ko sa inyo. No? Very interesting po itong malalaman ninyo about angelology. So, i-share ko po ito. Lahat na ito po, i-share ko po ito sa inyo. Kailan tayo matapos nito? At maka... from time to time, papalit-palit tayo ng mga topic, no? Apologetics, spiritual warfare, and then mga experiences natin. So, widen talaga, no? Ang ganda ng simbahan natin, mga kapatid, okay? At si Darwin, sangay na ako. Si Mondion Kwemkwe. Si Rosana Tagaraw. Good evening, Father Darwin, mga kauban sa buhat. Si Multo sa puso mo. Nanood sa atin. Si Flor de Risa Laya, nanood din sa atin. At si Vicky Ladira. I mean, good evening, Father. Angelology po ngayon ang topic ko na i-share ko sa inyo, okay? So, ang highlight natin, yung mga anghel ba ay malaman ba nila yung future? Yan. No? Magandang discussion yan. No? Malalaman ba ng mga anghel ang future? Angelic knowledge of the future. Ito po ang i-discuss natin ngayon. Kung ang mga anghel ba, infinite ba yung knowledge nila? All-knowing ba ang mga anghel? Si John Joseph Revilla, pa-shout out po, Father, from Minglanilla, Cebu. Kumusta po, taga Minglanilla, Cebu? Si Emma Pipito, good evening, Father. Good evening din. Si Mila Dunduyano, Fines. Watching from Coronadal City, si Jewel Abayik, nanood din sa atin, si Vita Lovitos, nanood sa atin, si Belen Olano, nanood din sa atin, si Rinaline ba ay si Langging, nanood din sa atin. So ito po, maganda po itong katanungan ng kapatid, no? About the angelic knowledge of the future. So, mabasahin natin. Ito po ay akda ni Father Chad Ripperchair, idol po natin. Okay? Angels, sa page 9 po, sa kanyang Dominion. Oh, ang ganda nitong aklat na ito. No, kailan tayo matatapos? Matatapos dito. Pero, so, ang dami pang aklat na dapat nating basahin, no? So, Angel Knowledge of the Future. Ito. Angels cannot know the future and its cause. So, yung mga anghel pala, hindi nila alam yung hinaharap and its cause. Since that is something proper to God alone. So, sino lang ang may alam sa hinaharap? It is proper to God alone. Meron tayong biblical quotation dito, 1 Corinthians chapter 2 verse 11, the angels do not know the secrets of God. The angels do not know the secrets of God. 1 Corinthians chapter 2 verse 11, do not possess a knowledge of the heart. Hindi din nila nakikita yung damdamin natin, yung tibok ng ating puso. Hindi nila alam. Mababasa natin yan sa
2 Kings chapter 3 Kings chapter 8 verse 39 or 2 Kings siguro. I have no certain for knowledge of the free action of the future. Isaiah chapter 46 verse 9. This is an important observation since it is one of the ways in which one knows whether a person who claims to be receiving vision from God. So mag-ingat po kayo, who claims to be receiving vision from God is in fact demonically deluded. It is a demonic. Mag-ingat po tayo dyan. Dahil yung mga demonyo magpa-as if din na mga anghel because they are angels of light. That is whether he knows future contingents with certainty. Whether he knows the future contingents with certainty. Therefore, anything a person predicts does not come true. Even if he is able to predict things fairly well, even though malalaman niya, nakapredict siya, you sign that he is not receiving the vision from God, whose knowledge of the future contingent is firmly defined. So, sinong nakaalam lang sa future is God alone. Nandyan yan sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 41. Well, angels can predict the future far better. Pwede sila by conjecture. Dahil, pwede sila maka-predict pero hindi nila alam ang future. They can know the future by conjecture. Ano ba yung conjecture? Babasahin natin. Conjecture. Ating conjecture para yung hula, no? By conjecture. Ano ba conjecture sa Tagalog? Haka-haka. Conjecture. Hula, no? Conjecture, an opinion or conclusion form on the basis of incomplete information. Guess, speculation. So, ang ano dito? Pwede sila maka-conjecture lang. Speculation nila. Speculation or guess. Yan po. That is by knowing the various particles or knowing the structure or nature of causes. For example, itong bundok na ito. Alam nila yung natural structure eh. Dahil may infused knowledge sila, di ba? Yan ang discussion natin nung isang araw. Yung knowledge nila ay infused, no? Kakita na sila, alam na nila yung ano, buong being, the essence of the being, because of the infused knowledge they have. Okay? So, they can generally predict what is likely to happen. So, pwede sila makapredict. Pero, hindi nila alam 100% because only God possesses proper. It is something proper to God alone, the knowledge of the future. So, pwede sila makapredict by conjecture. Angels and demons are far more intelligent than men. So, yan po. Far intelligent than man. So, they are greater than us. At yan po ang katotohanan, mga kapatid. They are greater than us. They're intelligent than us. Yung alien niya eh. One of the discussion, mga discussion sa mga exorcist, aliens are demons. And they are brilliant than man. They are more, sasabihin nila yung mga UFO, UFO, unidentified flying object, unidentified flying object. So, una, condition, they can predict the future, but they doesn't know, they cannot know the future in its cause, in its totality, mga kapatid. Pwede sila, pwede nila malaman ang future by conjecture. Pwede sila mag-predict, pero hindi, sa lahat ng pagkataon,
alam nila yung future. Angels and demons, one reason, angels and demons are far more intelligent than man. Second, because they understand the nature of causes perfectly. You know? They understand the nature of causes perfectly. Example, sa mga internal organs mo, alam nila yung ano yung mga future sakit mo. Ma-predict nila dahil alam na nila yung mga cells na weak. Very nice topic po. Salamat po. Alam na nila yung weak na cancer cells mo. Alam nila yung mga cells mo. Magkasakit ka sa kidney, magkasakit ka. Alam nila yan. Kaya nga, kung pupunta ka sa mga albularyo, yung mga spirit companion nila, sasabihin siya yung sakit niya ito. Pagpunta mo sa doktor, totoo. Bakit? Ano? Because they understand the nature of causes perfectly. Not partially, ha? Example, makita nila ito. Oh, microphone ito. Alam na nila yung buong essence niyan. Because they are intelligent than us. Because they understand. So, alam nila, may cancer cells ka. Paglapit mo sa albularyo, alam ng albularyo na may sakit ka, may cancer ka. May defect yung heart mo. Alam na nila. Kaya nga, makamiss tayo eh. Pagpunta natin sa albularyo, alam nila yung sakit mo. Pagpunta mo sa doktor, perfectly connected yung sinabi ng doktor sa sinabi ng albularyo. Makamiss tayo, di ba? Yan po. Because they understand the nature of causes perfectly. Yan po. Sunod. Pangatlo. Because their knowledge of singulars is better than ours, their ability to predict what will occur exceeds human capacity in this area. So dahil ang kanilang knowledge is better than ours, no? So they can predict, but they never know the future. They can predict your illness, they can predict your example, no, baka mali-describe siya ka mamaya dahil lasing ka ngayon. Alam niya yun, no? Lasing ko ito, no? Kapag malalasing ito mamaya, discrash siya ito mamaya din. Or sa, ano, sa madaling araw. So, yan. Because of their knowledge of singulars is better than ours, their ability, ang ability nila to predict what will occur exceeds human capacity in this area. This is why demons can easily fool people in thinking that they are from God. Dahil alam nila eh. So, ang ability nila to predict is greater than ours. Example, sa human calculation natin, huwag ka nang magmaniho, baka madisgrasya ka. Pero nagmaniho siya, nadisgrasya. No, greater than their ability to predict is greater than ours, no? And then maraming mapaniwala ng mga demonyo, demons can easily fool people, malinaw na malinaw po to, easily fool people into thinking that they are from God, even though it is not from God. The demons will predict something purely from natural causes. Pwede siya maka-predict na yung tulay ay ano, nalapit ng magbuho. Alam niya eh. Na weak na yung tulay, no. And then maamis naman tayo. Diba? Maamis naman tayo. may lindol mangyayari sa bowl. Alam niya. Bakit alam niya yung natural causes sa lupa eh? The structure, the rock formation, the soil formation. Alam niya eh. So, pwede niya mapredict. No. And then, ma-amaze naman tayo. Grabe talaga siya. Even the state of affairs with fairly high accuracy.
Pwede niya ma-predict yung mangyayari sa gobyerno. Example, ma-predict niya na may digmaan. Ma-predict niya dahil alam niya na yung mga leader, no, grabe niya yung pride. Yan po. Grabe na yung pride ng mga tao, ng mga leader. So, he can predict what will predict, but he cannot, he doesn't know the future. So, the angel can know the future by conjecture. No. Patuloy tayo. And so humans, who are generally not very good at this kind of activity, tend to think that demon must be of God. Since God knows the future, well, angels can predict the future far better than man. So, God knows the future, pero yung mga demonyo, hindi nila alam. But they can predict. The ability to predict is greater than ours. No? Sabi dito, their ability to predict will occur exceeds human capacity, exceed our human capacity, mga kapatid. Grabe, no? Yan. And then dahil dyan, yung mga agents of demon ay para ding mga galing sa Diyos. So mag-ingat po tayo. So mas mabuti na mag-aaral tayo about angelology. So from time to time, dadalhin ko po ito, and then every time magbabasa ako, isi-share ko agad sa inyo. So unang rason, angels are intelligent than man. Pangalawa, they understand 100% the nature of the thing, the essence of the thing. Pangatlo, the ability to predict will exceed human capacity. Yung ability niya sa pag-predict is greater than ours, no? So yan, yung tatlong rason na yan. So therefore, they can predict, but they never know the future po 100% because it is proper to God alone. Okay? Wow, ganda ng yung topic natin. Daghang salamat sa makanunayong pag-preach, Pads. Daghang ming nakatuna yan. So it is about the angelic knowledge of the future. Wala pong alam yung mga anghel sa future, but he can predict greater than the ability of our own prediction. Dayo din ay makapredict, no? Kung bibisita tayo ng may sakit, no? Malubha ng sakit. Ito ay malayo lang isang buwan. And then hindi niya umaabot ng isang buwan. Pero alam ng demonyo yan. Makapredict din yung demonyo. Kung makapredict man tayo, the higher the ability of the demon to predict because of his greater knowledge on a singular of the essence of the being. Sa isang tao, sa isang bagay, sa isang hayop, alam niya, he can predict, but he doesn't know the future. So he know the future by conjecture, yung mga demonyo. Yung mga anghel at ang mga demonyo po. Okay? That God knows all the future events and God has knowledge of the future contingents as firmly defined fundamentals of Catholic dogma. Only God knows 100% in the future. Good evening, Father. Good gano watching from Libungan. No, salamat po. So, anong una yun? They're intelligent greater than us. Your intelligence exceeds us, and their knowledge of natural causes. Ang pangatlo, their ability to predict is greater than us also. Okay? And then huwag mo niwala agad na ma-predict ng yung sakit mo, ma-predict yung aksidente nyo. Huwag mo niwala agad, no? So let us lalo na yung ano ng astro yung horoscope, di ba? So wag maniwala,
Ako po ay Virgo. And then, lagi lang tayo nanood, ano naman yung, ano, yung mensahe sa Virgo ngayon, no? Huwag niyong i-entrust yung buhay ninyo sa mga haka-haka, sa hula-hula. Let us entrust to God because He knows our future. And let us continue serving Him with sincerity. Let us praising Him, adoring Him, you know, sing of praise, sing of gratefulness sa ating Panginoon po. Yan ang dapat natin gawin. So, matulog tayo. Huwag kang makalimot sa pagpasalamat sa Diyos. Huwag kang malimot sa pag-glorify sa Kanya. Kahit may sakit tayo, no, offer it to God. Entrust everything to God. Jesus, I trust in you. Okay? Okay. Si Japheth Antidido nanood sa atin, Teresa Bahinting Perez. So, susunod na araw naman, dahil angelology ngayon, susunod na araw naman, angelic knowledge of secret thoughts. Okay. Yan po. Sunod naman, angelic knowledge of divine grace providence. Atin niyang i-discuss angelic knowledge and error, angelic illumination, angelic, yan po mga topic po ito na i-discuss natin about angelology. And then, ito po yung i-discuss natin, angelic will in itself, angelic will. So, related po yan sa angelic nature, mga kapatid. Angelic will, the instances of the angels, the evum, the instances themselves, i-discuss natin ito. Angelic will, the natural law of angels, the gender in angels, may gender ba yung mga anghel? And then the hierarchy of the angels, the hierarchy in general, the three hierarchies of the nine orders of choirs, the gaps in the hierarchy. Yan po ang i-discuss natin. Merong higher rank, merong middle rank, merong lowest rank. Meron ding i-discuss natin yung guardian angels. And after that, pupunta naman tayo sa demonology. Ang ganda nito. Ang dami pa nating i-discuss, oh. Pero hindi pa, ano, hindi pa sana, hindi pa naman. So, isi-share ko po ito sa inyo po hanggang may buhay pa po. So, yan lang po mga kapatid ha. And then, mag-relax na tayo at magdasal tayo bago tayo matulog. Fighting Maria at the Taxi of D with a humble heart po.